ragazzi! Kwentuhan tayo tungkol sa kwento ni Sisa sa Nole Metanghere. Kwentuhan. Okay? Okay talaga. Ayosin natin yung ating camera station dahil ayaw ko na puro yung daan yung ating nakukuha. Yung ganun lang siya. Parang mataas-taas yung konti. Makikita niya yung mga puno na unti-unti nang sumisibol ang dahon. Ngayon is March 25, 2021. Kwentuhan tayo, ragazzi. Ano nga ba? Ngayon is yung ating pag-uusapan, kung naaalala nyo si Rizal sa Nole Metanghere. Kung naaalala nyo yung kwento tungkol kay Sisa, ragazzi. Si Sisa. Sino nga ba si Sisa sa kwento ni Rizal sa kanyang books na Nole Metanghere? Diba si Sisa is nabaliw siya? Meron siyang anak na si Basilio at saka si Crispin. Si Crispin at saka si Basilio is naging sakristan sa simbahan ng mga pare. Simbahan. Katolik. Ngayon, ginagawa nila, syempre, isa sa mga ginagawa nila doon is yung nag-bebel, nag-ano ng kampana. Kung oras ng 6, ano ba, oras na kinakalanting yung mga kampana. Yun yung trabaho ng magkapatid na si Crispin at saka si Basilio. Isang araw, si Crispin, pintangan siya na nagnakaw siya ng pera ng sakristan mayor. Pinagpapalo siya, pinapaamin siya kung kinuha nga daw niya yung pera. Hindi nga daw niya kinuha kasi sabi nila kahit mahirap lang sila, hindi sila magnanakaw. Yung trabaho ng ni Sisa is diba siya nananahe. Nananahe siya tapos ititindan niya sa kanyang mga doon ilalako. Tapos yung kanyang kanilang tatay is sugarol. Nagsasabong, tapos is lasenggero. Kumbaga is walang, madaling salita, walang silbi. Dahil nga nalulong sa masamang bisyo na yun, nagsasabong. Tapos, isang araw is nagbel ng kampana yung magkapatid. Habang kumikidlat, tinitingnan nila yung mga ng kidlat sa langit. Tama nga ba? Ayaw aking kwento. Yung ano, naalala ko pa. Ano, kung naalala ko pa, dugtungan na lang ninyo. Ngayon, is pumunta nga yung sakristan mayor at sabi is pinapaamin na kung nasaan yung pera na kinuha ni Crispin. Wala nga talagang kinuha si Crispin na pera. Hanggang sa sabi niya, uwi na po kami kasi inantay kami ng nanay nung araw na yon. Kasi nag-usap sila na uwi nga daw yung araw na yon yung si Basilio at si Crispin. Ito namang si Sisa, nag-aantay sa kanyang mga anak na nauuwi na nga. Tapos abang siya ng abang sa harap ng kanyang bahay. Nagluto na siya ng kanilang paboritong mga pagkain. Yung kanin at saka may tapang usap o saka yun, buo ng lusok. So yun yung paborito ng kanyang anak, kaya yung kanyang hinanda. Yun naman sa kumbento, pinagpapalo na si Crispin at pinapaamin na kung nasaan na yung kanyang kinuhang pera. Binabilang-bilang nila sa daliri nila. Sabi ko, saan? Itong ano lang nga, isang kwarta lang nga yung pera ko. Paano natin kukunin yun? Ilan ba yung nawala sa kanila at babayaran na lang natin? Binilang nila yung daliri. Naku po, hanggang paano daliri, hindi yung ano, kung ilang kwarta yung nawala doon sa, ilang pesos yung nawala doon sa pare. Yan, kinuha si Crispin at pinagpapalo doon ng Guardia Civil kasi nga gustong paaminin na kinuha niya yung pera. Ay, hindi nga kinuha ng bata yung pera. Basta una ka pa sa akin at ako'y nagkukwento dito.
Sabi na eh. Ay, tiyan, ako eh. Ano, nagkukwento pa, naputol na yung aking kwento. Ngayon, pinagpapalo siya. Hindi na, hanggang sa si Basilio, wala naman siyang magawa. Natulungan yung kanyang kapatid, siyempre. Siya rin yung papalawin. Hanggang sa narinig na lang niya yung hampasan sa pinto, yung lagabog ng katawan ng kanyang kapatid na kinakalad ka doon sa isang sulok. Tapos eh, hanggang sa tumakas, nakatakas si Basilio, pinagbabaril, pinagano siya ng mga gwardiya doon sa simbahan, sa labas ng simbahan, hanggang sa tumakbo siya, hanggang sa nakauwi na nga siya sa kanilang bahay. Habang naman yung kanyang ina is nag-aantay doon sa kanilang bahay, ito naman kanyang ama dumating at kinain lahat ng kanyang hinanda para sa kanyang dalawang anak na uuwi nga daw. Eh, kinain yung mga masasarap niyang pagkain na hinanda niya para kay Basilio at kay Crispin. Tapos yung natira na lang is yung tuyo na tatlong piraso ata yun, at saka yun yung kakainin na lang ng dalawang bata. Kung sakaling darating, sabi niya, edi ngitong sisisa, lungkot na lungkot dahil nga sa pangyayaring iyon. Eh, wala nga siyang magawa kaysa sasaktan siya ng kanyang asawa. Diba? Kaya, yan na nga, hanggang sa nag-aantay si Sisa ng kalagitnaan na ng gabi, nakakita siya ng asong itim na biglang dumaan sa kanyang sa kanilang harapan. Sabi niya, parang masamang pangitain yon, pero hindi siya nag-iisip ng ganun dahil nga nag-imaasa siya nung bating nadarating yung kanyang anak. Ay, maingay tayo dito. Maingay yung susi na nagkakalampagan dito, regarsi, sa aking chistino. Eh, ayun yung nangyari. Tapos, nakaidlip na siya, biglang ang dumating itong si Basilio na may duguan at saka pagod na pagod dahil nga hinabol nga siya ng gwardiya sibil doon sa labas ng simbahan. Hanggang sa wala na siyang nabalitaan kung ayun, yun na nga, kumain na nga silang mag-iina, yun na lang daw tuyo. Eh, tinanong ni Basilio kung saan yung kanyang ama. Sabi niya, nandito nga kanina yung inyong ama. Sabi niya, hinanap kayo. Naghanap siya. Ganun, ano? Kasi nga, sugar roll nga yung kanilang ama. Walang pakialam sa kanya. Hanggang sa equinento niya na nandun nga daw si Crispin sa konbento. Hindi niya nakasama dahil hindi ko na alam kung anong alibay noon eh ni Basilio kung bakit hindi sumama sa kanya si Crispin, na hindi ko natandaan kung sinumbungan niya na kumuha nga, napagbintangan siya nang kumuha nga sila ng nga, nagnakaw nga daw siya noon loso. Ay, grabe kwento ito, hindi niya alam, kalimutan ko na eh. Edi, ayun, ragazzi, yun na nga yung kwento. Tapos hanggang sa kinaumagahan, pumunta si Sisa doon sa iniwan niya si Basilio na sugatan doon sa bahay nila, pero okay naman kasi nagamot niya na yung mga sugat-sugat niya sa ulo, nagamot niya na. Tapos ngayon pumunta siya sa simbahan para hanapin si Crispin. Eh, dagdala siya ng mga pagkain na masasarap, mga prutas doon, mga bulaklak galing sa kanilang garden para ialay doon sa kumbento. Eh, wala siyang narinig na ng bata, boses ng bata. Wala siya, hinahanap niya doon sa kusina si Crispin kasi nandun yung mga katulong ng pare, nagluluto sa kusina siya nagdinala dahil yung mga pagkain niyang dinala, yun na dinala sa kusina, wala siyang nakita. Hanggang nag-antay siya, wala nga si Crispin. Hindi niya na nakita si Crispin. Umuwi siya sa bahay nila. Ngayon, umuwi siya sa bahay nila, nakita niya yung kanyang bahay is nasusunog na. Yan pala, pumunta na doon yung mga gwardiya sibil at hinahanap nga si Basilio. Eh, wala doon si
Eh, hindi nakita ni Sisa doon si Basilio. Akala niya siguro patay na. Kaya hanggang sa dinakip siya ng Guardia Civil, dinala, naglakad sila, inano siya sa plaza, hanggang paikot-ikot doon. Tapos tinatanong siya kung saan yung anak niya. Hindi nga niya masabi kung saan dahil wala naman talaga siyang alam kung nasaan yung anak niya. Hanggang sa nagpaikot-ikot na siya, kinulong siya, wala namang nangyari, wala namang nakuha sa kanya impormasyon. Tapos hanggang sa napansin nila na tumitingin na si Sisa sa araw at hindi na makausap ng matino, kaya yun siya, nabaliw siya doon dahil nawala yung kanyang anak. Ang pala, si Crispin sa istorya na yun is hindi nakita kung nasaan na siya ngayon. Si Basilio naman, nakita siya na may tumulong sa kanya nung sinunog yung kanilang bahay. Tumakbo siya, tapos nakaligtas siya. Doon siya pumunta sa bundok na may pamilya doong tumulong sa kanya nung ginamot na siya. Tapos nung magpapasko, sabi niya, uwi na nga ako at kami maglalaro ng aking kapatid at saka yung aking ina ay inaantay na ako kasi sa Pasko kami magpaputok ng Libertador kung ano-ano kasi yun na yung kaugalian ng mga Pilipino, ano, bibihis kami ng maganda naming damit, ayun na, tapos pupunta sa plaza, sisimba, yun na yung kaugalian tuwing Pasko. Ngayon yan si Sisa, nabaliw na, hindi niya na makita yung kanyang mga anak. Pero si Basilio, yun nga, nabuhay siya, umuwi siya. Tapos hinanap niya yung kanyang ina kung saan-saan. Hanggang sa, sabi, yung kanyang ina is naging ol-ol na. Si Sisang ol-ol na. Kasi baliw na nga si Sisa sa kakahanap sa kanyang mga anak. Nakita siya ni Basilio. Hinabol siya ng hinabol ni Basilio na, Nanay, si Basilio po ito, si... Yung anak nyo, hindi na siya kilala dahil foretesta na, baliw na, ol-ol na siya. Hindi niya na nakilala si Basilio na nagsisigaw sa kanya na siya yung anak. Hanggang sa naghabulan sila, umabot sila sa kabundukan, sa kabatuhan, lahat-lahat na. Yung pagtatakbo ni Basilio, habulin lamang yung kanyang ina. Wala. Hanggang sa napunta sila sa malaking puno, hanggang pumasok doon si Sisa, isinara na yung puno. May pinto yung puno eh. Ay, sa kwento ba naman? Hanggang sa pumasok siya doon, hanggang sa talagang gusto ni Chris, ni Basilio na buksan yung pinto. Hanggang sa nabuksan niya, nakita niya yung kanyang ina doon na nakahandusay. Niyakap siya, nagtitigan sila. Tapos ngayon, na-recognize naman siya na siya si Basilio hanggang sa... yung time na yun is nakilala na siya. Namatay naman na yung kanyang ina dahil sa pagod na, gutom na, wala na, mahina na. Tapos ngayon, iyak siya ng iyak. Dumating itong si Christos Tomo Ibarra na sugatan din dahil sa isang kwento, sa kwento naman doon is pinagbabaral sila ni Elias na yun yung kanyang kasama. Hanggang sabi ni Christos Tomo, maghanap tayo ng mga kahoy para pag ako'y namatay at saka yung iyong ina, silaban mo. Ayun. Hanggang sa kapaskuhan nga, yun nga yung ginawa ni Basilio. Nung namatay na yung kanyang ina, namatay rin si Crisostomo Ibarra, sinigaan niya yung kahoy, nandun yung bangkay ng dalawa. Kaya patay si Sisa, buhay si Basilio sa istorya, si Crispin hindi nakikita. Ano kaya yung ibig sabihin nun ragazzi sa kwento ni Rizal? Dahil maraming... pa sana siyang ikukwento doon pero namatay na nga siya nung December 31 kaya lahat ng mga karakter pinatay sa kwento ni sa Noli Metanghere. At sinabi pala ragazzi ni Crisostomo Ibarra kay Basilio habang sila'y namumulot ng kahoy para nga sa pag namatay si Crisostomo at saka si patay na nga si Sisa, doon niya susunugin ni Basilio silang dalawa. So sinabi ni Crisostomo Ibarra kay Basilio na sa punong yan may kayamanan na nakabaon dyan, hukayin mo. Kaya yun, ibinilin sa kanya dahil nga si Crisostomo Ibarra is mayaman siya. Sa ibang chapter ng book na yan ni Rizal, nandun yung ibang kwento pa
sa mga chapter-chapter. Kaya yun, ibinigay niya yung kanyang kayamanan kay Basilio. Sa ngayon, siguro, ano nga ba yung malalim na kwento sa kay Basilio, kay Sisa, at saka kay Crispin para sa ating kasaysayan sa mga Pilipino. Yung kayamanan na pinamana ni Rizal doon kay Basilio. Sino nga ba si Basilio sa panahon ngayon? At saan si Crispin sa panahon ngayon? Ragazzi, yan yung tanong. Grazie. Please comment your commentation below if you have any suggestion at dagdag sa aking kwento na tungkol sa libro ni Rizal. Nonin mitang here.